Cuento, cuento, cuento nagpabago, kwento ng Diyos sa buhay mo. Kwento, kwento, kwento ng Diyos, o kwento nagpabago ng mundo. Magandang araw, mga bata! Kumusta kayo? Nagkita-kita na naman tayo dito sa ating programang pinamagatang Kuwentong Nagbabago. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang batang si Moises at nakita natin kung papaano siya pinatnubayan ng Diyos sa mga unang tagpo ng kanyang buhay. Ngayon naman, aalamin natin kung bakit gano'n na lamang siya iningatan ng Diyos. Pero bago yon, gusto ko lang malaman mula sa inyo, mga bata. Madali ba kayong nakasusunod sa utos ng inyong mga magulang? Ni Lolo, Lola, o di kaya naman ay nila teacher? Kaya kung naitanong yan ay dahil may kinalaman yan sa pagpapatuloy ng kwento ng buhay ni Moises. Gusto niyo na ba itong marinig, mga bata? Tara na! Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng kanyang kwento na pinamagatang Si Moises at ang Plano ng Diyos. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Isang araw, nakita niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo at sa kanyang inis rito ay napatay niya ito. Ang akala ni Moises ay walang nakakita sa kanyang nagawa. Ngunit nang sinaway niya ang mga nag-aaway na Hebreo, ay nakilala siya nito at sinagot ng pabalang. Dahil nakita siya nito sa nagawa niya sa Ehipsyo. Natakot siya nang marinig ito. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. At mula noon, doon na nanirahan si Moises at nakapangasawa at naging pastol ng mahabang panahon. Samantala, nagbabantay si Moises ng kanyang tupa. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya, nasabi niya sa kanyang sarili, "Nakapagtataka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh mula sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises! Moises! Ano po yun?" "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila ay iligtas.
ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hirita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aapi ng ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Nakita niyo ba yon, mga bata? Kinausap ng Diyos si Moises. Ngunit, bakit siya ang napiling kausapin ng Diyos sa dinami-dami ng mga Hebreo? Ano ba talaga ang plano ng Diyos sa kanya? Sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag pang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok din ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Dumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ko sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaak at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain. Papakinggan ka ng aking bayan. Pagkatapos, isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya ginagamitan ng kamay na bakal. Kaya't paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos, papayagan niya kayong umalis. Pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. Ang inyong mga kababaihan ay manghihingi ng damit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga Ehipsyong kapitbahay at sa sino mang Ehipsyong babaeng kasama nila sa bahay. Susuotin ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapasa inyo ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Kaya naman pala siya ang pinili, mga bata. Talagang may plano ang Diyos kay Moises. May mission pala siya para sa bayan ng Diyos. Paano niya kaya ito gagawin? Balikan natin ang kwento.
ipinadala ng Diyos si Moises at Aaron upang sabihin kay Faraon ang pinapasabi niya. Ang Diyos ng Israel na nagsabi na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang maghandog sa Diyos. Sinong Diyos? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kung umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Diyos. Hindi! Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita! Kung hindi, maraming masasamang bagay ang mangyayari. Ngunit, nagmatigas ang Faraon at hindi nakinig sa kanilang sinabi. Naku mga bata, nagmatigas ang Paraon. Ano kaya ang mangyayari? Totoo kaya ang sinabi ni Moises na may hindi magandang mangyayari kung hindi siya susunod? Pagkatapos, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa Ehipto. Matinding salot ang lumaganap sa buong bansa. Ginawa nina Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ng Diyos. Sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito. At inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod. At naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog. Kaya, walang makakainom nito. Ngunit nagmatigas ang Faraon at ayaw pa rin makinig. Kaya, nagpadala ang Diyos ng napakaraming palaka. Umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami. At kumalat sa buong Ehipto. Kaya pinatawag ng Faraon sila Moises at Aaron. Hilingin ninyo sa Diyos na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa Kanya. Idinalangin nga ni Moises ang gusto ng Faraon. Kaya naman, pinakinggan ng Diyos at nawala ang mga palaka. Ngunit nagmatigas muli ang Faraon nang ito'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ng Diyos, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Mga bata, matigas talaga ang puso ng Paraon. Hindi siya nakikinig at di rin sumusunod sa nais ng Diyos. Saan pa kaya hahantong ang katigasan ng ulo ng Paraon? Pagkatapos, nagpadala ang Diyos ng mga niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, Diyos na ang may gawa nito. Ngunit hindi pa rin natinag ang kalooban ng Faraon at hindi rin siya nakinig. Dahil dito'y, nagpadala ang Diyos ng mga langaw. Dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Faraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto. Dahil dito'y, nasalanta ang buong bansa. Ngunit hindi ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita.
Ngunit, nagmatigas pa rin ang paraon at hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Kaya, nagpadala muli ang Diyos ng kakilakilabot na salot, ang pagkamatay ng mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Namatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit, isang hayop ng mga Israelita ay walang namatay. Nagmatigas pa rin ang Faraon at ayaw pa rin payagan ang mga Israelita. Pagkatapos, nagpadala ang Diyos ng mga pigsa na puno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay natadtad na mga pigsang nagnanaknak. Samantala, ang Faraon ay nagmatigas pa rin sa Diyos at hindi nito pinansin ang mga Israelita. Pagkatapos, nagpadala ang Diyos ng malakas na ulan ng yelo. Gumuhit ang kidlat. Gumagundong ang kulog. At umula ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto. Bumagsak ito at namatay ang lahat ng hindi nakasilong. Maging tao man o hayop. Pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit, lalong nagmatigas ang Faraon sa pagpigil sa mga Israelita. Mga bata, sa pagiging matigas ng Paraon, madaming mga napapahamak. Sana maisip niya na hindi na talaga maganda ang mga nangyayari at hindi biro ang makipaglaban sa Diyos. Nakakainis naman siya. Kaya, nagpadala muli ang Diyos ng mga balang. Maghapot magdamag na pinaihip ng Diyos sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Tangay ng hangin ang makapal na balang at ito'y dumagsa sa buong Ehipto. Inubos ng mang ito ang lahat ng halaman, pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Ngunit, pinagmatigas ng Diyos ang Faraon at hindi nito pinayagang umalis ang mga Israelita. Kaya, binalot ng Diyos ang buong lupain ng kadiliman sa loob ng 3 araw. Maliban sa tirahan ng mga Israelita. Ngunit, pinagmatigas pa rin ng Diyos ang Faraon at ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita. At dahil patuloy pa rin siya sa pagmamatigas, mararanasan ng Faraon at ng buong Ehipto ang huling salot na ipapadala ng Diyos. Naku mga bata, sa dami ng salot na pinadala ng Diyos, nanatili pa rin matigas ang puso ng Paraon. At meron pa palang parating na salot. Hala, ano kaya ang huling salot na ipapadala ng Diyos? Mababago kaya ang puso ng Paraon? I
ipinaliwanag ng Diyos kay Moises ang huling salot na kanyang ipangyayari. Kaya naman, ipinaliwanag rin ito ni Moises sa mga Israelita. Narito ang mga dapat maganap. Bawat isang sambayanan ay papatay ng isang batang tupa. Kumuha ng dugo nito at ipahid sa mga pinto ng inyong tahanan. Magsapin sa paa at ihanda ang tungkod ng paglalakbay. Mabilis kayong kumain at huwag mag-iwan ng anumang butil ng pagkain. At sa gabing iyon, ay mamamatay ang mga panganay na anak na lalaki ng mga Ehipsyo. Lalampasan ng anghel ng kamatayan ang mga tahanan na may tanda ng dugo ng batang tupa. Natupad nga ang lahat ayon sa sinabi ng Diyos. Lahat ng mga panganay na anak na lalaki ng mga Ehipsyo ay namatay, kabilang na ang anak ng Faraon. Nalungkot ang mga Ehipsyo sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Nakinig na ang Faraon at pinalaya niya ang mga Israelita. Ipinasundo ng Faraon sina Moises at Aaron. Magsialis na kayo! Humayo kayong lahat at dalhin ang inyong ari-arian! At ipanalangin ninyo ako. Nagtipon-tipon ang mga Israelita at naghanda na sila sa pag-alis sa pamumuno ni Moises. Sa wakas, mga bata, pumayag din ang Paraon na paalisin ang mga Israelita. Kaso, kinailangan pang mamatay ang mga panganay na anak ng Ehipsyo, maging ang anak niya para maniwala siyang wala siyang laban sa Diyos. Nakakalungkot lang at kinailangan pang umabot sa ganoong sitwasyon ng lahat. Ngunit, sa kabilang banda, nakita natin kung gaano kamahal ng Diyos ang kanyang bayan. Ipinakita at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Moises, isang Diyos na makapangyarihan at pumoprotekta sa kanyang bayan dahil sa wagas na pagmamahal niya rito. Ano ngayon ang mapupulot nating mga aral mula sa kwento upang tuluyan ding mabago ang kwento ng ating buhay? Una, magkaroon ng pusong maunawain at mapagbigay. Nakita natin sa istorya kung papaanong lumala ang mga sitwasyon ng pinilit ng Paraon na magmatigas sa Diyos. Hindi naging maganda ang dulot nito sa kanyang mga nasasakupan na naging dahilan pa sa pagkamatay ng nakararami. Kaya naman, nais ng Diyos na sa bawat sitwasyon na mararanasan natin ay lagi nawang umiral ang pagiging maunawain at mapagbigay dahil tiyak na mabuti ang maidudulot nito sa atin. Ikalawa, laging sundin ang plano at kalooban ng Diyos. Hindi alam ni Moises ang mga mangyayari nang una siyang tawagin ng Diyos sa bundok. Ngunit, sa kabila noon ay pinili niyang sumunod sa plano at kalooban ng Diyos dahil alam niyang ito'y makabubuti para sa lahat, lalo na ng kanyang lahi.
Gayon din sa buhay natin, mga bata. Sundin ang plano at kalooban ng Diyos sa bawat desisyon na gagawin natin. Maliit man yan o malaki. Dahil sa huli, tayo rin ang magtatamo ng biyaya mula sa Kanya. Dahil na rin sa tamang pagpili natin. Mga bata, huwag nating kalimutan na. Balikan ulit natin ang dalawang mahalagang aral na dapat nating matandaan. Una, magkaroon ng pusong maunawain at mapagbigay. Ikalawa, laging sundin ang plano at kalooban ng Diyos. So ano mga bata, sa narinig ninyong kwento ng buhay ni Moises, kaya niyo ba siyang tularan? Makasusunod na rin ba kayo ngayon sa inyong mga magulang at teacher ng maluwag sa kalooban? Sana oo ang inyong sagot para naman happy tayong lahat. Hanggang dito na lang muna tayo mga bata. Kita-kits tayo sa ating mga susunod na kwentong tiyak na hindi lamang kapupulutan ng aral, kundi magpapabago sa kwento ng ating buhay. Paalam! Thank you.